Hello po, magandang gabi sa inyo lahat. So guys, ang dami po nagtatanong sa atin. Okay lang daw po ba na gamitin or gumamit ng hindi tunay na pangalan sa Facebook kapag tayo ay mag-turn on ng professional mode? Like gumamit sila ng mga palayaw nila or siguro gusto nilang gumamit ng mga artist name. So guys, tatapatin ko na po kayo, hindi na po pwede yan ngayon. Or siguro ngayon pwede na, pero soon, hindi na po pwede yan. No? Siguro nagagamit nyo yan ngayon, pero darating panahon hindi na po pwede yan dahil dito. Nag-post na po yung founder ng Facebook, na which is si Sir Mark, nagsasabi na bawat Facebook user magkakaroon ng blue badge. Ano ba yung blue badge? So, yung blue badge po is parang identification natin kung saan ay yung ating Facebook account ay va-validate na through ating government ID. So, ibig sabihin, kapag yan ay hindi nyo pangalan, maaaring burahin ni Sir Mark yung inyong Facebook. No? So guys, kaya hanggang ngayon, habang maaga, is i-update nyo na inyong Facebook at gamitin nyo yung tunay nyong pangalan. Pero kung page ang gamit nyo, okay lang naman po yan, kasi page po yan eh. Iba po yung sa naka-turn on yung professional mode, kasi I'm sure dun po siya i-validate, dun po siya ibabangga. So guys, nag-start na po yan, nag-start na po, nakalagay dyan, nag-start na sila or mag-start na sila sa Australia and New Zealand. Ang nakakalungkot na balita dito guys is, bawat account ay magkakaroon na ng subscription para magkaroon ng full access sa direct access sa mga, sa customer service nila. Nakalagay diyan may $11 for $14 na subscription para may direct access sa customer service nila. So siguro applicable to sa mga mayayamang bansa, pero I think dito sa Philippines wag naman po sana na magkaroon ng subscription dito sa Philippines, kasi mauubos talaga yung Facebook user dito. Dahil alam naman po natin na mostly the Philippine Facebook user is talagang kokonti lang diyan yung may kaya na maaaring makapag-avail ng subscription na yan, which is baka lumipat sila sa ibang social media which is free, 'di ba? So guys, hoping tayo na hindi siya matuloy dito yung subscription, pero hoping din tayo na matuloy yung validation ng blue badge na yan, magkaroon tayo ng blue badge, dahil para maiwasan na po natin yung pang-i-scam. Marami po kasing scammer dito, lalo na yung matanggal yung mga dummy accounts, mga bots accounts, which is walang gamit sa atin, kasi maaaring naging follower natin yung bots account na yun, or yung dummy accounts na yun, naging follower natin, pero totally wala siyang bilang, kasi hindi naman siya ginagamit pang view, kasi nga dummy accounts lang siya. So parang pang-paano lang siya, pang-pagulo lang. So guys, please share this video for everyone awareness po guys, no? Kasi marami pa rin po yung gumagawa ngayon ng Facebook na dummy account, at baka doon sila magsimula na mag-upload ng Facebook reels, at para maiwasan nilang magka-problema soon. Guys, ay share na natin tong video na to, kasi para lahat tayo happy, di ba? Para lahat tayo walang problema sa darating na panahon. Kasi sinasabi ko naman lahat sa inyo kung ano yung mga hindi nyo dapat gawin sa Facebook para hindi tayo magka-problema. So yan guys, isang tip ko sa inyo, gumamit na tayo ng tunay na pangalan, kung ano man yung pangalan natin, kahit ibang karakter yan, ibang lingwahe. Gamitin natin yung tunay na lingwahe para pagka binalidate yung ating valid ID is tamang-tama sa ating pangalan. So hanggang dyan guys, at maraming salamat sa inyong suporta.